Maswerteng umaga po mga ka-STL, narito na po ang resulta ng STL Laguna para sa araw na to, first draw November 19, 2024. Araw ng Martes, nawa yung mga natayaan nyo pong mga numero kanina ay manalo nawa ngayong umagang ito, 11 a.m. Kaya kunin nyo na po ang inyong mga tickets, narito na po ang resulta. Para po sa STL Laguna, first draw result, November 19, 2024. 11 a.m., 38 at 11 in exact order. Sa lahat po ng tumaya kanina para sa first draw ng 38 at 11, congrats po sa inyo. Panalo po kayo. Again, 38 at 11 in exact order. At shoutout po natin ngayon sa STL Laguna si Sir Oscar Oñate ng San Pedro Laguna at si Sir Leo De Castro Vlog ng Santa Rosa Laguna. Shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng mga taga Laguna dyan, shoutout po sa inyo. Inyo pong napanood ang resulta ng STL Laguna sa channel na to, Roderick Hernandez TV. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood sa aking channel. Magkita-kita pong muli tayo mamayang alas 4 ng hapon dito lamang po sa channel na to. At ang susunod nyo pong mapapanood ay ang kwento ng aming kapitbahay tungkol sa numerong hindi niya natayaan sa STL Laguna nung nakakaraang araw. Panoorin nyo po. At ayun na nga, isang ang tayador ng STL, ang laking panghihinayang nang lumabas ang kanyang numero sa STL nang walang taya. Walang nangyari! Bago ang lahat, welcome po muna sa aking channel, Roderick Hernandez TV, at ang isa ko pang channel sa YouTube na Eric Hernandez TV, at ang aking FB account, Roderick Hernandez. Yan po, welcome po sa aking channel, sa lahat ng aking mga subscribers, mga followers, welcome po dito sa aking channel. At ito nga pala si Ate Daisy, isang certified mananaya ng Weteng o STL, Small Town Lottery. Laking panghihinayang nga ni Ate Daisy sa number niya, nang lumabas ito sa STL nang walang taya. 717, sayang, sabi ko, naku, parang nanalo yan. At ayon sa kanya, bago daw lumabas ang numero na yon, ay wala daw siyang kabudget-budget para tayahan ang kanyang paboritong numero. Yata si Ate Daisy, nung araw na yon, at laking gulat niya nga nang makita niya ang number niya na nakasulat sa blackboard ng kobrador. Magkano sana tatamaan mo? Ano lang tama. At alam niyo ba kung magkano sana ang tatamaan ni Ate Daisy? 4,000. 4,700. At ayon sa kanya, dati na daw niyang tinamaan ang number na yon. Labas lang sa dila ko yung number na yon. At sariwa pa nga sa kanyang alaala na winawagayway niya ang pera na napanalunan niya noon. Ginaganong-ganong ko pa? Ininterview ko pa kita noon. Balatong pagkating sa amin. Sa niyang, magkano pa panalunan mo? 4,700. At eto namang si Ate Cherry, todo osor pa yata sa kanyang best friend. Wala nangyari. Dahil hindi na nalo si Ate Daisy, hindi niya natayaan. Huh? Yung 717. Loka. At kahit nga hindi na nalo sa weteng ang aming kapitbahay na si Ate Daisy, makikita mo pa rin ang kanyang labi na nakangiti. Hindi malaki ba ang panghihinayang mo dahil hindi ka nanalo ng 717? Oo. Bakit? Dahil walang pataya. At itong si Madam Cherry, nakuha pang magbigay ng tips sa mga tayador. Bigyan ko kayo ng tip. Ah, sige yan, ma'am. 10-20 po. Walang sisihan, ha. At yan, yung pong napanood ang kwento ng buhay ni Ate Daisy sa pagtaya sa weteng. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking channel. At bago tayo magtapos, shoutout po natin ang mga lagi nanonood ng aking mga videos. Tulad ni Ate Charlene Broy. Sino pa ba? Si Remar Suanco, Simpleng Tao Vlog, Margarita Lucido, si Carlo Averilla, si Ann Lagos. Yan, shoutout sa iyo. Si Ate Eva Hernandez. Ate Eva Hernandez, shoutout sa iyo. Si Madam Cherry Omagap. Ayan, shoutout. Si Annie Adalim. At sino pa ba?
Si Maren Suanco, shoutout sa iyo. Si Romeo Hernandez. At kayong mga followers ko sa Facebook account ko at sa YouTube channel ko, Roderick Hernandez TV. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood at pagsuporta sa aking channel. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at magkita-kita pong muli tayo sa aking susunod na mga videos. Thank you for watching!